mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Kasalukuyang may pagyunoon at rumaragasa ang ulan sa labas, piniling manatili na muna ni Brett sa coffee shop at doon maghintay na humina ang ulan. Maraming tao sa loob at walang halos maupuan. Lumingon-lingon siya sa paligid at naghanap ng bakanteng pwesto. Ngunit wala kahit isa siyang makita. Naisip na lamang niya makisali na lang muna sa kahit sinong pwede doon na masaluan sa upuan. Miss, okay lang makishare? Tanong niya sa babaeng may hawak ng libro. Tumango lamang ang babae, ngunit hindi man lamang siya tiningnan ito. Hinalo niya saglit ang mainit na kape at nilanghap ang bango nito. Habang umiinom ay napansin niya ang librong binabasa ng kaharap. Alam mo, favorite author ko yan, si Mitch Albom. Sinubukan niyang kausapin ang babae, ngunit nag-thumbs up lamang ito sa kanya. Iyang librong binabasa mo, ang kauna-una ang libro niya na binasa ko. Magandang ending. Muli niyang kinausap ang babae. Hihigop sana siya ng kape nang biglang ibaba ng babae ang librong hawak nito at binigyan siya ng seryosong tingin na labis naman na ikinagulat niya. Sorry, hindi ko naman sinasadyang abalahin ka. Nauutal na paghingi niya ng paumanhin. Bored ka ba sa buhay? Tanong ng kaharap sa kanya. Ha? Sakto lang. Medyo. Nagkibit balikat siya at natawa ng kaunti. Napangiti naman ang babae sa sagot niya. Alam mo kasi, pag bored ako or parang pakiramdam ko, kailangan ko ng motivation. Libro lang ni Mitch ang binabasa ko. Saad naman ang babae sa kanya. Parehas pala tayo. Nilahad niya ang kamay at nagpakilala sa isa't isa. Brett nga pala. Pakilala niya. Ako naman si Ali. Nice to meet you. At saka iniabot ang kamay sa lalaking kaharap, sa lamesa. Magmula ng gabing iyon, nasungkit ni Ali ang puso ni Brett. Di nila inaasahan na mayroon palang katulad nila na parehas ang panlasa pagdating sa libro, kanta, at sa pagiging weirdo. Nasundan pa naman ang kanilang pagtatagpo at napakadaming kwento pa ang ibinahagi nila sa isa't isa. Di naman naglaon at naging magkasintahan din ang dalawa. Naging mabilis ang lahat at parabang sobrang perpekto ng lahat. Mahal nila ang isa't isa at palaging nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Pero hindi ata talaga lahat ng perpekto ay mananatiling perpekto dahil sa mundong ginagalawan. Ang konsepto ng perpekto ay tanging ilusyon lamang at malabong maging totoo. Ang mga maliit na away ay nagsimulang lumaki. Ang mga simpleng di pagkakaintindihan ay nauwi sa pagtatalo. Hanggang isang araw ay natapos na lamang ng ganoon ang lahat sa kanila. Ayoko na! Pagod na akong intindihin ka! Sigaw ni Ali sa kanyang nobyo. Oh! Eh di mag-break na tayo. Pagod ka na pala eh, di ba? Galit na reaksyon naman ni Brett. Eh di break kong break. Ayoko na. Wika muli ni Ali. Fine. Maigsing sagot naman ni Brett. At doon natapos ang lahat. Kung gaano kabilis silang nagsimula, ganoon din naman natapos na lamang ang kanilang relasyon. Nang ibang bansa si Brett at doon piniling manatili upang magtrabaho. Wala na siyang balita na kahit ano tungkol kay Ali. Basta ang alam lang niya ay tapos na sila. Samantala, 8 taon ang lumipas. Umuwi si Brett sa Pilipinas. 27 taong gulang na siya ngayon. Ngunit wala pa rin siyang asawa. Ibinuhos niya ang lahat ng panahon sa trabaho at pag-iipon lamang. Umuwi siya sa isang kondominium na nabili sa Maynila. At doon napagpasyahan na ipagdiwang ang Pasko. At nang sa ganoon ay makakasama din naman ang ilang malalapit sa pamilya.
Papunta na sana siya noon ng supermarket upang mamili ng ibang pangangailangan sa bahay at nakaupo na sa sasakyan nang maalala niyang naiwanan pala ang kanyang wallet. Iniwanan niyang nakabukas ang sasakyan at muling tumaas sa kwarto. Ilang saglit pa ay nakabalik naman din siya. Agad naman niyang pinaandar ang kanyang sasakyan. Sa kalagitnaan ng biyahe ay biglang may batang tumayo at nagsalita sa kanyang likuran. Saan po tayo pupunta? Tanong ng bata. Diyos ko po, ano ka ba naman? Sigaw niya. Gulat na gulat siya kaya't biglang naapakan ng preno. Saan ka galing? Paano ka nakapasok dito? Nagugula namang tanong niya sa bata. Pumasok lang po ako nung nakita kong nakabukas yung car ninyo. Malumani na tugon naman ng bata. Napakamot na lamang ng ulo si Brett. Makakasuhan ako ng kidnapping sa ginagawa mo eh. Nag-aalalang sabi niya. Napaisip siya bigla. Kung ibababa niya ang bata, baka hindi naman to makauwi. Kung isasama naman niya, baka madimanda siya at makasuhan sa pangyayari. Napailing na lamang siya. Sumama ka na muna sa akin ngayon ha. Then pagbalik natin sa building, dadaling kita sa admin kasi baka hinahanap ka na ng magulang mo. Wika pa niya. Tumango lamang ang bata at ngumiti sa kanya. Pagdating sa grocery ay kumuha agad siya ng malaking pushcart at doon isinakay ang bata. Habang naglalakad ay binati sila ng isang sales lady. Ang gwapong bata naman. Kamukhang kamukha niyo sir. Nakangiting sabi ng babae. Mana sa daddy? Natatawang sagot naman ni Brett. Tinignan niya ang bata nang mapansin na wigna sa kanya ang hugis ng muka, mata, ilong at labi nito. Malapit na silang matapos mamili nang mapadaan sila sa toy section. Napansin niyang nakatingin ang bata sa mga fanda ng stuffed toy na nakadisplay doon. Gusto mo ba nito? Tanong ni Brett sa bata. Agad namang tumango ang bata at ngumiti. Napatitig lamang ang lalaki at napatulala saglit. May naalala kasi siyang mahilig din noon sa panda. Walang iba, kundi si Ali, ang dati niyang kasintahan. Aliw na uli si Brett sa bata dahil napakabibo nito. Sa murang edad ay halatang matalino. Hindi niya namalaya na nasa kondominium na pala sila dahil sobrang lalibang siya sa kwento nito. Pumunta muna sila sa admin at ni-report ang nangyari. Ngunit sinabihan naman siya ng admin na isama muna sa kanya ang bata at agad naman siyang tatawagan pag hinanap na ng magulang ito. Isinama muna niya ang bata sa kanyang unit. Nagluto siya ng fun cakes at binigyan ng chocolates ang bata upang makapagmeryenda na. Binuksan niya ang telebisyon at naglagay sa cartoons. Ngunit ayaw ng bata ito. Mas gusto daw ng bata ng libro dahil yun ang hilig niyang gawin. Kinuha niya ang paboritong libro at ipinahiram sa bata. Namangha ang bata nung ito'y makita. Alam niyo po ba na itong Tuesday with Morrie? Ito din po ang favorite book ko. Nakangiting sabi ng bata. Talaga? Kilala mo din si Mitch Albom? Manghang-mangha naman si Brett sa mga naririnig. Opo, siya po yung sumulat nito. Puro libro po niya ang pinapabasa sa akin ni Mami eh. Favorite daw po kasi nila ni Daddy ito. Wika ng bata. Ah, pwede bang malaman ang pangalan ng Daddy mo? Pag-uusisa niya sa bata. Impacto, demonyo, at loko-loko po. Yun po ang tawag sa kanya ni Mami. Seryosong sagot ng bata. Nagulat naman si Brett sa sinabi ng bata at natawa ng malakas dito. Panigurado niya ay kawawa ang ama ng bata sa mami nito. Eh, ano namang name ng... Bago pa niya matapos ang tanong, ay tumunog naman ang kanyang cellphone. Tumawag ang admin dahil may nanay daw na nag-report sa baba. Pero papunta na din naman daw ito ng unit ni Brett upang kunin ang bata. Maya-maya lang ay may kumakatok sa kanyang pintuan. Yan ang mami mo. Nakangiti niyang sabi sa bata. Ano palang pangalan mo? Brett po.
Brett Jason? Sagot ng bata bago buksan ang pintuan. Parang bumagal lamang bigla ang mundo ni Brett sa narinig. Maya-maya pa ay narinig niya ang boses ng mami ng bata. Bakit tumakas ka na naman while tulog si Yaya? Ha? Di ba sabi ni mami sa'yo bad yun? Wika ng ina ng bata habang nakaluhod at hinahawakan ang pisngi ng anak. Lumapit siya sa pintuan upang makita kung sino ang ina ng bata. Daan-daang tumayo naman ang ina nung makita papalapit sa kanila ang nakahanap sa kanyang anak. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa... Nanlaki ang kanyang mata at hindi na naituloy ang sasabihin. Ali? Gulat na sabi ni Brett sa nakita. Parang tumigil pansamantala ang pag-ikot ng mundo sa tagpong iyon. Hindi makapaniwala si Brett sa nakikita. Tara na anak. Pagtawag ni Ali sa bata at mabilis na naglakad palayo. Hinabol naman sila ni Brett at pinigilan. Anak ko ba siya, Ali? Anak ko ba siya? Malakas na tanong ng lalaki. Hindi, kaya lumayo ka na sa amin. Tsaka ito tumalikod. Napailing naman si Brett at napaisipa. Yung panda na gustong gusto ni Ali noon, yung pagkakahawig nila ng bata, yung paboritong libro na binabasa at yung pangalang Brett Jason na napagkasunduan nilang ipapangalan sa magiging anak nila na lalaki. Sigurado siya, siguradong sigurado siyang anak niya, ang bata. Sandali! Muling pagpigil niya sa mag-ina. Anak ko siya, Ali. Hindi ako pwedeng magkamali. Ano ko ang bata? Pagmamatigas ng lalaki. Baby, di ba nagtatanong ka noon kung nasaan si daddy mo? Wika ni Ali. Opo, mami. Bakit po? Sabik na tanong naman ng bata. Siya si daddy mo. Saad niya habang nakaturo sa lalaki. Siya po yung impakto, demonyo, at uto-uto, mami. Agad namang tinakpa ni Ali ang bibig ng bata at saka natawa. Oo, baby. Ang mga luwas sa kanyang mga mata ay napalitan ng mga ngiti na ngayon. Napalood naman si Brett at saka niyakap ang bata. Baka sa mukha niyang sobrang kasabikan. Kaya pala ganun na lamang kagaan ang loob niya sa bata ay dahil anak niya ito. Ipinaliwanag ni Ali na nagdalang tao na siya matapos sila maghiwalay ni Brett. Nawala naman siya ng pagkakataong sabihin ito nang malaman na nakaalis na pala itong si Brett. Kaya itinaguyod na lamang niya na mag-isa ang bata hanggang sa dumating nga ang araw na ito kung saan nagtagpo ang kanilang mga landas. Walang mapaglagjan ang kaligayahan ni Brett. Muli naman niyang sinubukang siyuin si Ali. Noong una ay ayaw pa nito. Ngunit muling nabuhay naman ang pag-ibig sa puso niya, lalo nang makitang masayang-masaya ang anak na makilala, ang ama. Hindi man naging perpekto ang relasyon noong una, pero sa pagkakataong ito ay muli nilang sinubukan. Hindi man maging perpekto, basta ang mahalaga ay masaya sila at mayroong buong pamilya na nagmamahalan. Naging napakabuting ama ni Brett sa kanyang anak, hindi tulad ng dati. Mas nagkakaintindihan na sila ngayon ni Ali at mas tumibay ang pagmamahalan sa isa't isa. Ang mga naging pagsubok nila ang naging daan upang mas lumawak pa ang kanilang pangunawa at pagkakaintindi sa kung ano talaga ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. At iyon ay ang pagtanggap sa mga naging pagkakamali at pagbibigay ng puwang upang mas lumago pa bilang isang tao na nagmamahalan ng tunay. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo pa bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.